Tama ang kasama, naniniwala naman ang isang grupo ng mga mangingisda na mga wastewater o mga duming nagmumula sa mga barko ang dahilan ng fish kill na nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng katubigan ng Cavite. Sa panayam ng Armen Manila, sinabi ni Fernando Hicapa, Pangulo ng Pamalakaya, posibleng epekto rin ito ng mga ginagawang dredging sa bahagi ng Manila Bay. Kaugnay nito, hinihiling ng grupo na pag-aralang mabuti ang fish kill, lalo na't maraming mangingisda ang apektado na ang kabuhayan. Kasi apektado yung kabuhayan ng mga mangingisda eh. Kapag nagkaroon ng fish kill, pati yung huli nila, may epekto yun. Maliban lang sa pagkunti ng huli nila. Kasi yung isda, maaaring nataboy, no? Yung nasa dagat. Tapos sa mga consumer, may epekto rin yun. Yung takot, di ba? Baka yung isda na galing dun, eh, talagang baka iwasan na bumili. Malaking, may epekto yun siyempre. Yun nga, yung ano natin sa local government, yung bigit na matulungan natin. Kahit pagkain, yung mga mangis ng apektado. Mag-apila kami sa BIPAR, mas BIPAR, National Office. No? Yung apila natin na masusing pag-aralan yung naging cost ng fish kill. Yan po ang tinig ni Pamalakaya Chairman Fernando Hicap sa panayam ng RMN Manila. Nasa sako-sako mga patay na tilapyang Gloria ay nakuha mula sa baybayin ng Cavite City. Mahigit 30 pamilya din ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center dahil sa masangsang na amoy ng mga patay na isda. RMN.